Bawal nang dumaan sa EDSA Busway ang mga red plate vehicles. Kasunod na rin ito ng mga reklamong natanggap ng Department of Transportation. Si Karen Villanda sa detalye. Sa araw-araw na pagmamaneho ni Justado sa busway, madalang namang may makasabay siyang red plate o sasakyan ng gobyernong pumapasok sa special lane. Pero sa tuwing natataon naman na nakakasabay niya ang mga ito, aminado siyang naiipon sila sa loob ng busway lalo na sa mga traffic light. Parang nakapila rin yung mga red plate kasi wala nang silang malusutan eh. Pare-pares kami hindi makabante. Sa bagong memorandum ng Department of Transportation, lilimitahan na lamang ang mga government vehicle na dadaan sa busway. Mga law enforcement unit at emergency service vehicle na lang ang uubrang dumaan dito. Tulad na lang ng ambulansya, bumbero, police mobile at iba pang law enforcement service vehicle. Kasunod ang mga reklamo sa mga red plate vehicle na dumadaan sa busway kahit walang emergency at hindi marked vehicle at government employee na sakay ng pribadong sasakyan. Bawal ding pumasok sa busway ang mga private vehicle na co-convoy sa mga ambulansya. Sinisita na natin yan. Opo. Dahil po dapat ang mga government vehicle na sinasabi natin ay yung pong pang law enforcement at saka emergency vehicles po. Opo. Actually, naglabas nga ho ng kautusan ang kagawaran ng transportasyon. Lalo-lalo na po rito patungkol na rin po dun sa mga ahensya natin sa kagawaran, no? At saka yung mga attached agency. Dahil nga ho, nag-report na rin po ako na napapansin na nga ho na kahit to red plate lang, dumadaan po dun sa ating EDSA bus carousel. Hindi po maaari yun. At kung hindi po emergency yan, ay pakikiusapan pa po lumabas yan. Kung ayaw po, talagang uhulihin na po natin yan. Sa tala ng Interagency Council for Traffic, 372 na ang mga motoristang lumabag sa busway ngayong Agosto, kabilang na ang mga government employees na naka-private vehicle. 1,000 piso ang multa para sa mga hindi otorisadong motorista na magdadaan sa EDSA busway. Pero bawat multa ay may kaukulang demerit points sa LTO. Kapag umabot ito ng 40 demerit points, ay pwedeng mauwi ito sa revocation o maaring mabawi ang inyong driver's license. Hinihikayat naman ng I-Act ang publiko na kunan ng litrato ang mga government vehicle na hindi otorisadong dadaan sa busway at paparating nila ito sa LTO. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.